tatlo, dahil nagambag-ambag sila magkapatid. Kaya akala namin yan. Putulin? Oo. Sabi niya, inutang ko kay ano nyo na lang, ibalik na lang. Dagdag na lang dyan. Tapos si Edre naman, nagbigay din ng 5. Buti nagpira si Edre? Edre, no? Yung ipon niya, yun ang inambag talaga. Ay, hindi ka na, ano, dahil kailangan pa ulit. Hindi man siya sa Redis pa naman. Para matibigit talaga kung mataas ng ano niya. Tuloy-tuloy lang daw mga linis at kinom ng sana pala dito. Kaya sabi ko, yung ano, doon, yung pera mo doon, bus na doon ha, kay aking ibabayad sa kurente at kay daddy mo doon. Nakapasok na ako eh. Wala na po, diba? Sabi niya. Kaya so, mama mo, umbayaan mo si mama. Sabi niya, binigay na niya yun sa akin. Sabi niya, magpadala na lang ako ng mamita sa isang taon pa. Sobra sa allowance ko. Baka ipapagawa pa yung ipin niya. Sabi ko, hindi doon, iponin mo. Dahil ang ngipin mo, magka-reserve. Ngipin niya, ngipin niya. Kailangan pa yan. Kaya kailangan mo pa rin na reserve ang pera. Tatawag yun. Ipit mo pa rin yan. Huwag mong panuhan. Kahit nawala, saan kubos ng pera mo doon. Kasi binayad ko sa kurente doon ngayon. Itong, ano, Mayo. Eh, ngayon, Hunyo, dumating na naman yung bill. Sabi ko, ano ba ito? Akala ko noon, sabi ko nga, sana man lang ang meral ko, maglibre man lang ng 2 buwan. Wala man lang libre. Ba't ang taas ng kurente? Magkano kurente niyo? Maniningil sila, pero hindi niya dinatong yung, di ba, tag-araw? Di ba, mataas ang kurente? Nilibir lang nila nung reading nila ng February. Hindi na sila nagtaas. Nilibir na. Eh, pero mo naman ang kurente namin, umabot ng 12,000. Bakit? Eh, Marso, Abril, Mayo. 3 buwan? Ay, Marso, Abril lang yun. 2 buwan? Oo, 2. Mayo, nagbayad. Babayad kami. Ay, inipit pa ni Mercy. Kasi nga, hintayin pa itong, tawag nito, John. Eh, dumating na. Kaya, miski pupunta ako nung kanina, para kunin ko yung pera. Na, wala naman. Ah, nakatulog din ako. Kaya, bukas na lang. Magbabayad ng kurente. Doon sa ano? No, yung bayad chair nila. Magkano share sa church? Yan, hati. 5,000 to 5? Oo. Ang laka naman, oh. Eh, yung nakaraan ay 6,000. 3,000? 3,000. Tapos sa akin nila, tapos sa atin. Yan yung, nung magdala ka, ikaw yung sumasagot sa kurente. Sabi ko, si Dondon naman yung kinakausap ko doon. Magbawat ko sa pera nyo doon para bayad ante sa kurente, ha? Ano na eh Marso, Abril, Mayo. Eh di ba lockdown, hindi makabili. O namili kami ng ano, ng pagkain namin. O ilang alam mo, ilang bigas na binili namin na sako? Lima. Kasi nga hindi makabili, sarado nga, hindi ka makabili. Doon, hindi tayo ng bigas, sabi ko. Pati yung ano na, pinsun. Bawas, ano kami. Yun yung mga pagkain namin, nauubos na ang pagkain namin. Itong Mayo lang. Mayo? Ang bigas, itong Mayo lang, naubos. Tapos, yung nandyan na puti, yun na lang natira sa amin na, ano, bigas. Mga dilata, sabi mga ano, asuka, lahat. Ganun. Sabi nga niya, mama, may pagkain naman po. Namin, yun, tulong-tulong na. So, si Edrin, sa pension ni daddy, hindi ko talaga binawasan yung pera niya. Nabawas na lang yung pera niya nung pumunta na ng krami, pumunta na sila, pumunta, tapos may binibili. Kasi nga natira doon, sabi niya, babayad ako doon ng kurente. Sure ka na pa talaga makapano na. Sabi niya, opo mamita. Sabi niya, di na kailangan yung ngipin, naubos ng pera. Sabi niya, mamita, dahil tinawag na nila. Kailangan yun. Kaya nga, kailangan. Diyari, mag-reserve ka lang. Huwag ka lang mabitaw. Sabi ko nga, no, kung si Papa niyo nawak, wala na pera. Wala na kayo pang gastos. Ay, ako talaga hindi ko ginagastos. Lumawas lang ako. Buti nga para makita na kami. Kasi sabi mo, di ka na magpadala ng Mayo. Yun ang sabi mo. Sabi ko, paano yung budget natin sa Mayo doon? Hindi magpadala. Sabi, uuwi na si mami mo, mama mo.
Eh, paano yun? Wala na tayong budget. Saan tayo kukuha ng pambayad sa kurente? Yun ang sabi ko. Oh, sabi na, bahala na po kayo. Sabi na gano'n. Oh, ay, awa ng Diyos naman na tulong-tulong si Edren nakapasok. Pero itong John, pagbayaran na naman. Ngayon John na ito. Itong John, 4,000 mahigit. 4,000 na kurente? Ito nga, kurente, nag-rice cooker pa. Eh, ilang ventilador naman na gana din sa amin. Kaya nga. Ventilador dito. Sumbrang pag in. Si Clarice, nandito, isa yan. Si Dondon doon. Dito pa ako. Sa laki, katumbas ng air, ventilador, aircon. Oh. Hindi kami nagbubukas ng aircon. Kagabi lang kami nagbukas para lumamig dito sa kwarto mo. Init na yun. Kung na-aircon, sumbrang naano nga ako dito. Kaya nga, ako talaga, ayaw ko talaga ng ventilador. Kasi nalala nga, pag ginagawa ko, nagmamasa ko kahit may ventilador, nakamasa ko. Kasi masama sa katawan, nga, pinatay ko nga. In the, ano ang hangin niya. Hindi naman, Kaya yun ang ano niya, yung hiniram ni DR, binalik din, kinano namin. Pero ang pera naman, nandiyan pa dahil yung pera lang, sabi ni Jack, ni DR, itabi lang yan eh, kasi in case na ano ay. Baka isang, hindi naman. Eh, nung unang punta nila, 1,000 na nagastos, bayad sa doktor. Baka ay, hindi naman siya. Titingnan lang, may bayad, exam pa lang. Tapos, yung talaga. Niresetahan, bili ng gamot. Ay, di na umos ng 1,000. May magano na lang na natera na naman yung pera niya. 7,000. O tapos sa Huwebes, dalit, pababasa naman yun. Siyempre, babayaran na naman doon. Saan yung doktor? Sinong doktor? Dugo niya. Hindi, saan kayo pumunta ang doktor? Saan doktor? Yan sa, dinala namin sa MCI. Tapos, sabi ng MCI, ipapatingnan dito sa family doc. Kasi doon nagpatingin sa sugar, sa ihi niya, ihi lang naman ang kinuha na kita na tumaas ang ihi diabetes. Niya. Kaya yun, lumagay na, doon nag-ano kami na dalhin na kasi nasa ilalim daw. Oo nga. May infection daw. Pero huwag na mabutulin, linisin. Kasi nagda-diet na, wala pang sakit, di wala pa. Okay. Hindi naman kasi alam niya. Parang si bata. Kaya. Ayaw na. Ngayon lang niya na tumanggi na ng alukin mo ng pagkain. Kunti na lang. Bawasan. Gusto mo pala mabuhay. Noon yung dapat inangwa. Kasi nga bawal talaga pag ano. Ay hanggat yun wala kasi naramdaman. Para-bara. Ngayon lang. Sabi ko, paano nga? Paano wala tayong pera? Alam ko, tulungan mo ako. Kung kalooban mo, kahit kayo doon, tapos nung nag-ano ka na pag-preload, alam kong tumutupod ka sa mga panalangin ko. Huwag mong pabayaan na makamumuisip na Rita na walang problema, iiwan na doon niya ang bakterya kung mayroon man, iiwan na niya doon sa Malaysia, damating sa loon na negative, Panginoon. Na, kasi ang karamihan, umabot sila ng 15 days, isang buwan. Ang syota ni Dindin, isang buwan. Same man siguro. Lago naka-uwi ng pamilya. Sabi ko, Lord, wag mo na pong hayagin pa, huwag mo na ipahintulot. Sabi ko na, magano mangyari dahil may buntis. Dito sa bahay, matanda, senior. Lord, alam ko na ikaw ang Diyos ay nakakakita. Kaya, Panginoon, loobin niyo po. Kaya nung sinabi mong negative, sabi ko, Lord, negative, praise the Lord. Kaya nga sila niya, dito ako, kaya to mayroon ako dito. Alas 3, nananalangin ako. Parati ako nagpipray. Alas 3, nananalangin ako. Iyak-iyak ko. Gusto ko talagang umuwi. Gusto ko nang umuwi. Iyak ako dito. Kaya dito may bangkito ako dito. Kasi ganyan ang forma ko. Kaupapit ko. Kasi hindi namin nanodahan. Tapos kanina doon, hindi na allowed there. Kasi nga, na-receive ko na yung mga ano na ako. Kasi tulog sila di at pag dito. Kasi sabi na, nananalangin si mami. Lakas. Yeah.
Kaya pag ako nang ano, yun na mahina na lang. Kasi sabi ko, Lord, salamat, na-receive ko na yung mga inihingi ko. At nag-isang buhay ni Lord, isa lang ang hini ko. Sabi ko, huwag mga sawa sa panalangin na i-cover lagi si Lord. Hiningi ko rin kay Pastora, pag-pray mo doon, every day, every night, sabi ko sa bawat oras, kung ikaw ay manalangin. Kung sige, dramatic, ikasama naman talaga. Sabi niya, alisin mo na yung lungkot sa puso mo. Talang, ganyan talaga siguro, sa umpisa. Plano ni malilimutan mo na rin yan sa katagalan. Mm. Isipin mo na lang nag-abroad. Kaya. Diba, nag-abroad. Oh. Makita mo din yan talagang taon. Eh, ngayon, isang taon lang makita mo na. Mga kamis. Recognition naman ang tawag doon. Recognition. Ay, wala ka Victor. Sila Randy, si GR. Sabi nga ng mga pamangkin ni Kuya, ni Daddy mo. Congrats, good luck. Sabi niya. Snappy, good luck. Yes. Kaya mo yan, pamangkin. Sabi no. Mga, ano, tiyuhin niya. Mga pamangkin ni Daddy, kaya mo yan, pamangkin. Sabi niya, ano ba yung Snappy? Sabi, Snappy. Sabi niya, Snappy, good luck, pamangkin. Kaya mo yan. Kaya mo. Sabi ko, nakakamiss lang. Kasi sanay na tayo, nandito siya. Tapos, sabi ko pa, punta tayo kay lola mo. Gusto kasi siya makita ni mama ko. Probinsya. Sabi ko, oh, pag uwi ko, tatlo tayo, uwi tayo doon. Tapos balik agad tayo. Sabi. Ayaw naman din niya. Sabi nga niya, mama, baka hindi mo na ako abutan. Aalis na ako. Sabi niya. Sabi ko, lo, hindi talaga sila ng pang-abot. Sabi ko doon, kararating ng mama mo. Walis ka din. Kaya nga. Sabi ko, parang ano? Hindi, talaga kayo magpang-abot. Sabi ko na, Panginoon, ikaw na po ang ano. Ayan ang, ano talaga, sakit. 24 yun, ang sakit-sakit talaga. Naramdaman ko, kaya ako. Alam mo, naglakad ako ng alas 3, alas 7 na ako umuwi. Saan ka pumunta? Nililibang ko nga yung sarili ko. Parang hindi ko alam, hindi ko kaya kung saan ako punta. Dala-dala ko saging saba. Ano paon ko, nilagay ko, naka-estreta pa ako, ganyan na, tumutulo. Tumutulo, luha ko, umiyak, pero naka-mas ako, kasi bawal nga walang mas. Tapos yung mama naman, lakad ng lakad na, alas 5 na, nag-jogging-jogging pa. Tapos bawal na dapat sa akin titingin. Eh ako naman, siyempre, nananalangin na umiiyak, ganun. Tapos magtingala ako sa langit, anoon na yung kurting ulap na may tao at niyayakap ng Lord. Kiniklaim ko na, Lord, ako yan, payapain mo ang kalooban ko. Tapos nung maanuhan na ako, dali-dali kong kuna ng picture, na unti-unti na nawawala ng anyo ni Jesus, pero ang anyo ng tao, nananatili pa rin. Kaya hindi edit yung akin, totoo talaga. Sabi ko, kung bukas ang spiritual eyes nyo, makikita nyo si Lord, na kayakap niya ng tao. Nakaganyan. Tinitingnan ang mukha ni Jesus. Tapos si Jesus naman ay naka-handle din sa ano. Kaya sabi ko, Lord, kiniklaim ko na, Lord, ako yan. Kasi hinihiling ko, Lord, sana makakita ko ng ulap na kabayo na sakay ni Miguel Arcangel. Yung ganyan, kurting ulap, pero kabayo na si Angel Miguel. Ganon. Ano eh, hindi yun ang nakita ko eh, kundi si Jesus, eh, si tumutulo na, luha ko talaga. Tapos, taon din na tumatawag din yung kapatid ko, yung time na yun, si Rosalina, tawag ng tawag, alas 4, tapos may ano, papatayin ko. Tapos, may ring na naman, tapos, sinagot ko na, o na, namumusta ba? Parang nagkunik yung Holy Spirit namin sa kanya. Ano, nasaan ka? Sabi niya, musta ka naman? Okay lang. Eh, bakit parang boses mo, parang kang naiyak, sabi niya. Sabi niya, nandito ako sa labas. Saan sa labas? Sabi ba naman. Akala niya, sa bahay. Dito sa labas, nag-aabang ng sasakyan. Bakit saan punta mo? Sabi ko, hindi ko alam. Daan ang punta ko. Sabi ko, lalayas. Sabi niya, ba't ka lalayas? Anong problema? Wala. Pabigat ang dibdib ko, sabi ko. Masama ang loob ko. Hindi ko alam, sabi ko. Bakit? Hindi ko nga alam eh. Hindi ko maintindihan sarili ko. Parang kinukurot, sabi ko. Eh, nung ano kasi, alam mo rin na, nag-abot-abot ang mga ano namin eh.
dinala kami sa doktor. Kala mo ako, dinala rin. Tumaas ang BP ko. Ayan, nalaman na malaki ang puso ko. Noon. Hindi talaga siya nababa yung BP ko. Taas talaga. Hindi ko nga rin alam nga, sabi ko sa'yo. Dinala ko ni Edrin. Wala pa sila diyan. Ay, may e-bike na kami. Diyan, nasa sa likod ako, siya nagmaniho. Si Daddy na iiwan. Sila igay, sila doon dito. Pagdating doon, punta kami sa ano, diyan sa isang ano, sa index. Nung una, sabi niya, ano daw, may high blood. Nataas ang, ano, BP. Kasi dinas talaga na mataas. Sabi na, fasting, bumalik bukas. Huwag kumain, huwag kuminom. Fasting. Hindi na punta na. Dugo, kinuha, ihi, kinuha, ECG. ECG, X-ray. In-X-ray. Tapos, tapos na yun. Nag-text, mga tatlong araw siguro. Nakuha na yung resulta sa ihi, nakuha na resulta sa dugo, nakuha na yung ano. Sabi, okay naman daw yung sa puso. Okay naman daw. Ang nahuli, yung sa x-ray. Pagdating sa x-ray, doon nakita na malaki ang puso ko. Eh, sabi naman ni Brian at ni ano, DR, magpatingan sa cardio. Kung ano, ibigay na gamot. Kaya, yun siguro parang din ano ang puso ko. Na, talagang, but ano, kulang kayo. Na ano talaga, alam mo sa totoo lang, nililibang ko lang, itinataas ko nun, kalooban mo to, ikaw naman ang nakakaalam, ikaw may hawak ng buhay ko. Yeah. Sabi ko, hinihingi ko sa iyo ng lahat, na ano man ang mga pagkukulang ng pamilya ko, patawarin mo po sila, maging ako man, hallelujah. Tanggalin mo lahat ng mga basura sa mga puso namin. Nawab sa bawat isa ay magpatawad, magpatawad, at hindi ng tawad. Dahil alam ko ang susi ay pag-ibig. Sabi ko, kaya yun yung time na yun na talagang hindi ko na naano. Tapos yun, nag-diet na, nag-maintenance na ako sa high blood. Meron ka iniinom? Losartan, ang lupidin. Eh sabi ko kay Edren, Edren, ano na lang yung aking losartan, 5 piraso na lang ata, 2 araw, bili mo ako. May nakalimutan naman bumili kahapon. Magkano yung gamot? Ano, 7 ang isa. Buti mura lang. 7, tapos yung isa din. Tapos bukod ang sa daddy mo, si daddy mo ang sumasagot, si Jacqueline. Kanya kasi mabagat naman, isama pa sa akin. Kulang yung 1,000. Kaya sabi ko, para hindi kayo mabigatan, maghati-hati na lang kayo para sa amin. Ikaw, Jack, kay daddy mo. Kaya pag ginagawa, Jack, wala na si daddy mong damot. Damot. Ano, mabili yun 1 buwan. Kasi kada sahod lang siya na mayroon. Sabi na, ako, huwag mo na akong bilhan siya, para hindi kayo mabibigatan. Si Edrin, na dati si DR, wala naman trabaho si DR. Kasi nga, na ano nga, dahil sa lockdown na yan, lintik na lockdown na yan, epidemia na yan, na wala, eh, kailangan pa naman ni DR Alpuntis yung asawa, nag-ano sila ng negosyo, paano nga, na di man makahakbang kasi nga, kulang pa rin ang puhunan. Ay, pangalawa, wala pang pwesto, walang makita na ang gusto namin, pwedeng pagtindahan, pwedeng bahay. Ganun. Eh, kaso nga, wala naman, nahanap. Wala, ngayon wala. Kaya mahirap. Sa daming tao na kasi ngayon. Sabi ko, paano, sabi ko, sa Diyos na talaga tayo naasa. Kaya tumawag kayo sa Diyos, huwag kayo mag, ano, sawa. Nakahihingi ng awa, kahit wala, thank you. Lord, salamat. Wala akong bigas ngayon. Alam ko bukas mayroon. Ako din. Dami kong, ano? Dami kong. Lang. Lord, salamat. Mayroon kang gagamitin tao. Alam nung ginala ko sa doktor, si Inyang, ang anak ni Inyang na si Emerson at saka si Ria, naghati, nagbigay ng 1.5. Kung parala ako dalhin sa doktor. Wow, hindi yan, sabi ko, bahiram muna, pahiram ko. Sabi niya, hindi, huwag mo nang bayaran yan, sabi ni Emerson.
tulong niya sa'yo, bigay niya. Hindi ba bayaran? Sabi na huwag na bayaran eh. Ay, Christ. Tulong nila. Mm. Kasi nga nangihiram ako. Mm. Kasi nga, ayaw ko nga bawasan yung pera nga ni Dondon. Mm. Kasi nga, hindi pa nga natawag, wala pa. Siyempre, kailangan yun, yung na anumang oras. Saan, nakadulokot kapag binan. Mm. Kaya sabi ko, ang pera mo doon, hindi natin pwede bawasan hanggat hindi ka nakain sa ganitong sitwasyon. Na ano naman na, sure na, nag-iyakan nga, pinag-pray nga namin sila bago umalis. Nirecord pala nila, nirecord ni Bell. No, pati si Lian, picture-picture na. Hmm. Nakahabol sila ay Jacqueline eh. Sabi na, pumunta na kayo dito, aalis na si Dondon. O punta na sa Silang. Hindi na yan, uuwi. Yan nun, si Lian, nakikita na magpasok pa lang, si Mixic na doon sa harap, doon na sa tabi ni Kuya na, iiyak na rin siya rin, iiyak. Eh, paano nun ako habang nagpipray, naiiyak, kaya nahawa naman silang lahat. At si Clarice, si Dennis Dig, na-agree ng lakas ng boses niya, amen, amen, siya nag-agree. Kaya sabi ko, napakabuti pa rin talaga ang Diyos. Hindi talaga si Lord nagpabaya. Kahit na nasa last 2 minutes na talaga, na gawa pa rin ang paraan. Kaya sabi nga nito, oh, naku, paano yan? Alam na nila na, ano, si Dondon niya, ano, tapos, bumabalik-balik si Dondon. Hindi, hindi. Hmm. Hindi siya papayagan. Pero sa loob ko, okay yun. Kaya nga. Sa loob ko lagi. Gusto ko nga rin. Kasi ayoko rin naman yung kontrahin yung kalooban nila. Pero sa akin, okay yun, sabi na. Pero gumawa talaga paraan ang Lord. Kaya sabi ko, Lord, alam ko will mo na siya ay talagang, yun yung talagang pangarap na. Kasi naglilingkod naman siya sa'yo bilang drummer. Kaya nga si Ethan ang tinuruan niya bago siya umalis. Naturuan pa na ng mga state. Kaya kaya nakaano na agad si Ethan. Isang araw lang na tinuro doon. Kasi bigla naman kasi akala namin babalik pa kasi nga katulad nung nasa Krami tatlong araw. Hindi. Tapos pumunta sa Silang. Hinatid-hatid yun ni Dennis kasi hindi ko pinapayagan na mag-isa lang dahil malayo yun eh. Mm. Ang bayad sa tricycle 200. Mm. Ilang sakay yung tatlo o apat. Pabayaran mo yun dahil special yun eh. Oh, kaya sabi ko, magbabayad rin lang naman yung bata. Di samahan mo na. Kaya ayun, di naman si Dennis naangal kasi talagang sinama talaga niya henatid. Kulang yung pamasahe ko. Paano ako pag-uwi? Ito nga, pera pamasahe na yun, dalawa. Hatid mo yan. Hatid siya karami. Hindi ko na ako, may basok siya. Hatid mo muna yung anak. Umagsin ka muna. Ganyan. Sunod naman din siya. Natatakot na nga sila dahil nga nalaman na nga malaki nga ang puso ko. Na ano na sila. Kasi kasi talaga minsan na ano talaga puso ko, may kiro talaga rita, pero hindi ko na sa kanila pinapaalam. Sarili ko na lang. Minsan na ano talaga ako na, minsan sa gabi tumatagilid ako. Ayoko sa kanila magpahalata. Ayoko lumain sa kanila kasi alam na ko naman wala din mga pera sila. Kaya sabi ko naman, ikaw na bahala sa akin. Nag-alam ko naman, hindi mo ko pababayaan. Kaya sabi ko nga kay Dondon, magkikita pa tayo. Hindi po alam. Sabi magkikita pa tayo? Oo. Magkikita pa tayo. Basta mag-ingatan niyo po sarili niyo. Kaya nga. Huwag kayong malungkot niya. Si Lord na bahala. Jesus niya. Sabi niya, sabi ko, baka hindi na tayo magkita doon. Magkita. Sabi naman niya, magkikita pa tayo. Isang taon, makikita niyo ako, butahan niyo ako, sabi niya. Kaya nga. Sandali lang yung isang taon, mamita. Sabi niya. Kayanin mo ba doon? Hindi, kayanin ko, sabi niya. Kaya ang hiling ko, Lord, patuloy mo pala kasi ng kalooban ni Lord, ng kalatawan, mga physical body na Lord, na sa araw na maghalimbawa, may training sila, na hindi niya maramdaman ng pagod, yun ang hiningi ko kay Lord. At kung sila naman ay mag-aaral, bigyan siya ng talino. Talino yun. Paano niya binigyan si Solomon. Binigyan din siya. Niya siya para magamit din niya. Yun ang hiningi ko, Lord. Huwag mo siya lampasan. Bigyan mo siya ng talino na katulad kay Solomon. At bigyan mo rin po siya ng magaan ang pamatok na hindi niya maramdaman ang sobrang training. Kasi ang katawan bibigay din sa training yan eh. Hanggang sa patibayin yung lip-lip.
Kailangan malakas ang loob. Malakas ang loob. Suntok ang dibdib nila. Iisip ko baka mataktak yung baga. Malakas ang loob dapat. Nagkikita ko kasi eh. Kailangan ba ko? Pag hindi umatukoy ang pangalan niya eh. Bakigin pa yan naman. Nakatingala pa naman sa lahat. Mata lang nakikita. Ni sombrero. Nung graduation. Ay, hindi. Recognition. Ni Victor. Kasi kasama ako eh. Hindi naman siya kasama ako lang kasama nung sila ma ako nila. Nanay na nung buhay pa. Dito naman sa Kanlubang. Graduation. Kaya nakikita. Kaya yun ayaw ko. Kasi nakikita ko ngayon hirap. Mga lupit. Sabi, diyan kayo nag-ano? Sabi ko, diyan kayo nag-ano? Di po, ote? Sabi na. Pero nung si Uncle Vic, bata pa siya, di ba? Kaya ng katawan, basta bata pa. Sabi ko, no? Kaya sabi ko, hindi mo ba nung nahirap yun doon? Hindi na-discarry ko na yun. No. Kaya nga. Sabi ko, kung di mo kaya, bumalik ka. Sabi ko sa kanya, may. Discarry ko na. Sabi ko, sige, ipagkatiwala na lang natin sa Panginoon ang lahat na mabilis ang panahon. Sabi ko, Lord, sabi ko, sana maabutan ko pa ang pag-graduate niya, Lord. O muna, kahit na ako may sakit sa, sabi ng palaking puso ko, Lord. Alam ko, Lord, na patibayin mo pa rin ako. Dahil gusto ko makita ang pag-graduate niya. Amen. Yun ang hinihingi ko, yung manalangin ako. Grabe. Sabi ko, hindi ko naranasan ito sa mga anak ko. Pag, nung umalis si Brian, nag-abroad, hindi masano. Bakit dito sa apo ko, nakasakit. Si kayo po kasi is na niya eh. Kasi sabi naman ng daddy mo, kasi maliit pa sila. Ikaw na yung maliit pa kasi siya yung ikaw yung kikita niya, kaya ganun. Sabi ko, ganito pala yung pagdating sa apo. Mas mahal pa lang apo kaysa anak. Sabi ko, lalo na kung mabait ba. Mabait talaga si Dundun. Kaya ganun siya. Sabi ko nga, si Igay na nagsisilos ay buya niya. Kaya nga, sabi nga yung susumbong. Susumbong sa akin. Nagsisilos siya. Nagsisilos. Sabi ko, bakit? Ano ba kinakain ni kuya mo? Ginto. Sabi ko, parihanan naman kayo. Kaya lang talaga, may mga bagay ka kasi na hindi mo ako sinusunod. Yun lang yung hindi ko gusto talaga. Si Dundun kasi bakit, magalang. Magalang kasi. Kita, pero hindi mo lang hindi katulad ni kuya mo. Hindi nakibo. Hindi nakibo yun. Hindi nakibo. Sabi ko, hindi yun nagdadaing, hindi yun nag-ano, basta pag sinabi na, ikaw siya mawala, hindi na siya magkulit. Oo, hindi, ganun nga siya. Kaya yun yung ano sa puso ko, eh ikaw, ututawagin ka lang, nagingi-mingi ang ka. Kaya yun ang hindi ko gusto sa'yo. Alisin mo yan. Hindi siya pala, parehas kami nang galing kami, hindi kami nag-complain, kung ano lang yun nandyan, okay lang. Yun lang inaano ko lang sa kanya. Gusto siya lagi na susunod. Sabi ko, hindi. Huwag aalis. Gusto niya payagan mo agad at gusto niya maghingin mayroon agad. Mali yun. Hindi lahat ng ano may pera. Sanayin mo muna, i-control mo sarili mo. Kaya? Sabi ko, hindi ako nagbibigay ng pera. Imobili ng pag-ibig, Clarice. Sabi ko, ang gusto ko mapabuti kayo. Ayoko yung mabuti kayo ng gabi. O ano, gabi na, uuwi ka pa ba? Ginaganyan ko, kaya siya naiinis sa akin. Mas mahal ko lang sa ano, kung kanya-kanya. Si kuya lang naman, nilalabang ko. Kasi pag naiinis ako, hindi ko sinasama ko labihan ng damit. Paano sasabihin nyo? Eh, huwag nyo labahan. Bahala ka. Nung lumating naman na para naman din kinukurot ang puso ko, sinasama ko rin naman para hindi na magsilos. Lahat, sabi ko, ano ba yan? Ako nang nagbabalansi, ako nang nakikisama sa inyo. Iba na kasi lahat na sinusunod ko na ang gusto nyo. Makita nyo lang, ang gusto ko lang, sundin nyo rin ako, sabi ko. Iba ang ugali nila. Yung difference sa tanga niya. Sabi ko, huwag mong gayahin ang ginagawa ng iba. Tinuturuan kita para saan ka man mapunta. Hindi ka mapulaan. Hindi ka mapintasan. Yun ang gusto ko. Si kuya mo malinis gumawa. Ikaw, barabara. Sabi ko, huwag ka mo rin ang isalita. Ang kuya ito, hindi mo. Sulat mo pangalan mo. Ganyan ang mukha. Ayaw niya. Ayaw niya pagalitan. Naiinis pa naman ako pag nahuli ko. Umaga. Just doon na umaano ang puso. Kaya doon parang ano ako sa kanya. Kaya siya galing. Lagi yan siya nagbibigyan sa text. Katyan. No. Sabi ko, bahala ka sa buhay mo. Sabi ko na kayo. Meta.
May babayaran kami sa school. Magkano? Ganyan ako. Oh, allowance nyo ha, ayusin nyo, tipilin nyo ha. Hindi lahat ng oras matakas ang magulang mo. Hindi lahat ng oras lagi may ano ha. Ito ang pera nyo, ang reserve lang. Dahil kung kayo ang mawat o papano, ubos na pera nyo. Ayoko yung mga gastador.